What's up guys? Welcome to my channel. I-share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa isang MVIC or Motor Vehicle Inspection Center dito sa Quezon City. So yun na nga, nakatira ako dito sa Quezon City pero medyo boundary na ng San Mateo and Marikina. And sa Marikina ako nakakita ng mga emission testing center. Kaso, kaproblema ako or siguro dahil na lang sa schedule ko. Kasi medyo alanganin yung pasok ko sa trabaho. So late na ako nagigising mga around 10 or 11, kaya laging pagdating ko sa emission center, yun, mahaba ng pila. So yun, unang punta ko, yun, ang haba ng pila. And wala, nagtanong-tanong lang ako, hindi na ako masyadong nagpumilit. Now, pangalawang punta ko, parang feeling ko i-assist na ako. Kaso nagtanong kung may insurance na ba ako, sabi ko wala akong bala kumuha ng insurance sa kanila kasi meron naman akong kukuhanan na iba. Kasi ngayon, parang ayaw din akong i-assist. Pangatlong punta is, yun nga, cut-off na raw, diesel na lang. Na medyo frustrated na ako. And kasi nga, parang nakatatlong punta na ako. Wala pa rin nangyari. Hindi. Naalala ko pala, nung pangatlong punta ko, dumiretso na rin ako sa may engineering. Kasi yun yung laging tinuturo nila sa may Marikina engineering daw. So nagpunta naman ako doon. And medyo na-intimidate ako kasi nga ano pala siya, Motor Vehicle Inspection Center. Hindi yung usual na emission testing lang, na nasa maliit lang na pwesto. And emission lang talaga yung gagawin. So, pumunta ako doon and pagtingin ko, ang dami ring nakapila. Siguro mga more than 20. Ang lawak din naman kasi nung lugar. Ang sabi sa akin doon, by batch daw. Parang 10 vehicles naman. Mabilis lang din daw yung proseso. Pero syempre na-intimidate pa rin ako nga kasi sobrang haba ng pila. And again, may pasok na ako pagdating ng hapon. So medyo tight yung schedule natin. So ito na nga. Okay, ang sabi sa atin, wala nang stencil, diretso bayad na. Ayos. Okay. Napaka-hassle-free lang katao-tao. Grabe, the best service, walang stress. Lalabas na tayo, guys. So, yun na nga. Unang bubungad sa iyo dito is itong customer lounge. So, yan, aircon yan and napakaluwag. And wala talaga akong balak i-vlog or i-video yung pag-renew ko ng registration. Kaya hindi ko na rin na-video yung pagpunta ko or experience ko dun sa mga unang emission center. Pero na-amaze lang talaga ako dito sa puntahan kong emission center dito sa may Old Samson. I don't know kung may pangalan pa silang ibang brand or meron silang company name. Pero ang natatandaan ko lang is MVIC dito sa may Old Samson. I think isa lang naman sila. So madali lang silang hanapin. And na pipin or meron din silang pin sa waist. So ayun, ito yung customer lounge. And pagpasok mo, makikita mo ang linis. Halata mo talaga na bago pa yung lugar. Ito yung isa pang nagustuhan dito. Wala silang cut-off. Kaya naisipan ko rin i-share at i-vlog itong pagpapa-emission ko dito sa Old Samson MVIC. So open sila Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. So kung nagtatrabaho ka ng weekday, meron kang oras para magpa-emission ng Saturday. Pero sa tingin ko, okay na rin ang pumunta dito ng weekdays. Ito, Friday ako pumunta. Mga around 11 a.m. na to or 12. And yan, walang katao-tao. Salang agad yung sasakyan ko. Una, kinakabahan ako kasi nga, ang intention ko lang is emission test lang talaga. Kinakabahan ako baka bumagsak pa yung sasakyan ko. Pero ginoo ko na rin kasi nga, 5 years old pa lang naman yung sasakyan. And okay naman siya. Okay pa naman yung appearance and pati yung mga ilaw, wala namang problema. So, yan. Ito, final stage na yata ito eh. Sa puntong to, pinuntahan na ako nung technician and sinabihan na ako na magbayad dito sa cashier. Yung rates nila dito sa inspection and emission is around 600 or 700. Pero since natuwa nga ako sa kanila and ang bilis nung servisyo and ang ganda ng service talaga dito, kumuha na rin ako ng insurance sa kanila. So, ang total na binayaran ko is 900 pesos. Pagkatapos ko isulat yung pangalan, cellphone number at pirma, kinuha ko na yung copy ng insurance ko.
Ito nga pala yung mandatory compulsory third party insurance. And ito pa yung isang napansin ko, nakalagay sa maayos na folder yung proof of coverage mo. So pagkatapos ko ngang makuha to, inantay ko na yung certificate or yung copy ng aking emission and inspection. Ayun guys, so ito na yung insurance natin and yung ating results. Kahit ako lang sa inyo saglit, ano, pasado naman lahat, body appearance, others. May sinabi lang sa akin na itong left headlight medyo mababa yung ilaw, pero or mahina yung ilaw. So hindi naman niya nilagay, pero nirecommend niya lang na palitan kasi daw for safety. Pero overall, pass naman ang ating vehicle. Again, it says this inspection report is valid for 60 days from the date of inspection. So meaning, meron tayong 60 days para maparehistro na natin yung sasakyan. And again, ito, kasama na yung insurance dun sa binayaran. Okay? Uwi na tayo. Okay, let's go home. Ang sabi nga pala dito guys, pag pumunta tayo sa LTO, pwede na tayong dumiretso sa payment. Hindi na sila mag-i-stencil or hindi na nila titignan yung sasakyan since dito tayo sa MVIC nagpunta. So, di ba ang galing? Ang dali. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Please consider subscribing to my channel. And maraming salamat ulit. Paalam.